Hello! So welcome po ulit guys sa ating channel, Stockplay. At ngayon po ay mag-update tayo muli sa mga big picture update. Ano? And syempre, don't forget to subscribe sa ating channel. And pakipress na rin po si bell button para palagi po tayo manonotify. Subscribe tapos click all button. Let's start. Okay, unahin na natin itong si SMPH. So far is meron tayong trend line dito. So this is a triangle pattern, guys. So pagka ano yan, pagka hindi nag-hold dito sa may trend line natin sa baba, we expect na siya ay maghahanap ng support, 'di ba? For sure, ano? Ayan, kasi dito kay MACD possible mag-crossover siya. Ayan, sa monthly chart. So syempre, dapat meron tayo idea, no? So, ang possible support natin dito kasi sa monthly chart is saan pwede? Okay, tingnan natin, ano? So, ang pinakamalapit na possible pwede rito, eh. Sa 33.75 pwede, no? Dito guys, 33.75 dito, ayan, support, ano, 33.75, ayan, still goods pa rin. So sa part kasi na to is medyo nahirapan tong makapanik sa 60, ano. Eto, diyan, diba? So, in short, medyo ingat lang dito. Since malapit siya sa ituktok, guys. Diba? Ayan. Tapos, so siguro, ano tayo, proceed na tayo sa may next natin. So, dito guys, AEV still rejected last month, ano, nag-retest dito 61.2 or 61.6 pala. Andyan, malapit dyan, ano. Okay, kasi marami tayong retest dyan since nung 2012. Ayan, no? Diba? So, dito, guys, pagka pinansin natin, so, siguro punta tayo sa weekly chart. Ayan, para mas visible, ano? Okay, so, dito, para siya nag-create ng, okay, anong pattern to? Wait lang. Eto. Okay, we have here left shoulder. Okay, possible to, no? Head. Tapos we have here right shoulder. Ayan, so possible play out for AEB, ano? So yun nga lang, tingnan natin kung siya ba ay mababalidate or hindi. O yan. So, dapat ano siya, makapanik siya, ano? Sa ating neckline. So, si neckline is eto. Okay, pakita natin, ano? Eto si neckline, guys. 62.4. Okay, dapat makapanik siya dyan para maging valid yung ating pattern. Inverse head and shoulder pattern, guys, ano? So, yung support. So, ang support natin dito, so, siguro balik tayo sa monthly chart. Support. Ayan, sa 53, mas safe dito, guys, ano?
53.5, let's say. Okay, so dito yun. Okay, sa area na to. 53.5. Ayan. Next natin is AP. AP. Ayan, so above it is ano? Ibrahin natin saglit. Ayan. So, sa part na to, parang may trend line tayo dito eh. Ito oh. Diba? So, possible trend line to guys. We have 1, okay, 2, 3, tapos 4. So, right now is ano siya, ano? O, oh, ayan. Okay, so, para siyang... ayan. Channel. Broadening channel, guys, ano? O, oh, ayan. So, sa part na to, ang support natin... support. Okay, so medyo malayo pa pala yung support na ito. Dito guys, pwede. Sa 28.1 or 15, ano? 0.15. Support for AP. Tapos, si resistance is ito, I think. 32.9. O, dyan. Okay, so malapit sa 33, ano? Okay, wala pang breakout to, guys, ha? Kaya medyo ingat lang. Mas safe kung siya ay magbe-breakout dito sa may channel niya na pababa. Ayan, so tingnan natin. Next. GT cup. GT cup. Silipin natin to. Okay. Support. Okay, saan na support mo? Possible dito. Possible dito. Ayan, sa 458 guys, malapit dyan, ano? Support, tapos yung resistance. Dito, possible. Okay, so dito guys. Ayan. 627 or sabihin na natin sa 628 guys, ano? Support and still nasa downtrend pa rin to. Lower high, ano? Ayan, so high yung peak niya 2016, tapos sinundan dito 2018, lower high 2019, lower high, tapos lower high guys. Okay. Tapos trend line ba to? I-check na natin. Okay, parang trend line siya, ano? Napababa. So, let's see. Okay. And sa part na to, and sa monthly chart ni GT Cup, okay, so dito siya nahihirapan eh. So 48 pa lang, hirap na. Diba? And dito wala pang breakout. Ayan, so tingnan natin ano. Let's see.
still bearish daw, 'di ba? Since 2016, yung trend niya is pababa na pababa. Ayan. So next natin is rock. Rockwell yan, men. Okay. So, dito, sa monthly, plain na, no? So, syempre, right now, yung kanyang resistance is, so, saan pwede? Okay, I think dito. Dito guys, ano? Ayan. Sa 1.65. Since 2020 yan. Hirap na hirap makapanik ano dito sa 1.65 guys. Support. So, ang possible support natin for this one is eto. Possible eto. Around here, pero pwede rin dito eh, oh. Diba? So, siguro, mas safe dito. Eto. Sa 1.39, guys, ano? Eh, so, mas safe dyan. Pero pwede tayo magdagdag sa taas ng support. 1.39, tapos dito rin pwede. Okay, malapit dito, guys. Diyan. 1.47. Okay, pwede dyan, ano? Support. First, tapos second support. Ayan. Next natin is eto sa ABS. Okay, silipin natin to. ABS, EBN, Corporation. Silipin natin sa ABS. 6.42. Na-hit niya rito, no? Ay, tama ba? 6.8 pala. 6.8 to 6.9 yung ano niya, no? Yung bottom niya ng COVID, guys. Ito yung August 2020. Okay, tapos nag-rally. Ilang percent yun? Okay, so halos 150, eh, no? Percent. So far, pag sinilip natin to kasi, so yung dati niyang bottom is andito eh. Sa 12.5, ano? Eto, ayan o. 12.5 eh. Pero nalaglag guys. Yun lang ano. Yun lang masakit. Diba? So dito, ang magiging support na natin, I think eto. San yun? Dito. Possible dito eh. Ay, ayaw. So, siguro ito yung gamitin natin. Tapos, gawin natin black. Yan. Sige, black na nga lang. Tapos, kapalan-palan natin. Yan. So, ang support, 6.5. Okay, malapit dyan, ano? Eto, oh. Isa, tapos dalawa dito. One, tapos two.
excuse. Then, sa ano natin, next support. So, syempre, mas malapit ang silipin natin if ever na meron tayong makita. So, based dito, ang pinakamalapit is sa 8.63. I think. Wait lang. And so dito, no? May possible dito, guys. Ayan. So let's say sa 8.6. Ah, di ba? Ayan. So tingnan natin kung mag-hold diyan kasi pagka hindi nag-hold, guys, possible is babalik tayo dito. Sa 6 point, ano ba ito? 6.5. Malapit dito, guys, ano, sa may sinabi natin kanina. 6.5. Okay, pwede dyan. So, pagka naman nag-hold, so, syempre, bounce play. So, ang possible naman is dito, I think. Or dito. Wait lang. Okay, so dito. Ayan. So, siya ay malapit sa 10.4. Ayan. So, 10.4 ang ano natin dito, no? Target price. Ayan, sa may taas. Resistance. Next natin is CPG. CPG. Okay. Remove drawings natin ito. Tapos, so siguro sa monthly tayo dito. Okay, ayan. Kitang-kita na natin yung big picture dito for CPG. And yung support natin for this one is, ito na, kitang-kita na yun. 0.37 to 0.35, I think. Okay, basta malapit dito, no? Okay, sa area na to. Ayan, sa 0.36 yung median. Ayan. 0.36 support. Tapos, okay, still downtrend siya. Diba? Ayan. So, just in case na mag-bounce to, possible mahit to, no? Eto si area na to. So, saan yan? What price? De, silipin natin, ano? Okay, for this one, possible na mahit is eto. 0.47, guys. Ayan. Okay, tapos last is IMI. IMI, guys. IMI. Okay, silipin natin to. Okay, for this one, IMI. Remove drawings natin yan. Then, okay. Silipin natin kung mayroon trend line. Possible ba to? So, I think pwede naman to, no? Na maging trend line for IMI. No, diba? Okay, so tingnan natin to. We have here first. First. Tapos second dito. Tapos pangatlo. Pang-apat. And possible dito, guys, ano? And syempre, tingnan natin kung mayroong confluence sa may support. Horizontal yung sinasabi natin, ha. Support for this one is, okay, saan pwede? I think dito, guys, ano? O, dyan. 5.45.
Okay, so medyo makapal to. Kaya gandito, pwede siya yun. Sa 5, ano? 5.45 to 5. Okay, pwedeng support yun. Medyo makapal. So, ang pinakamalapit na possible, eto, no? If hindi siya mag-hold dito. Kasi nagbabounce dito, guys. Malapit sa 6, eh. Ah, diba? Pero still, bearish pa rin to, guys. Si Imi. Bearish pa rin yun. Ayun, no? Diba? Still bearish. Okay. So, I think tapos na po tayo, guys. And salamat po sa panonood. See you po sa next video. Bye-bye.